Magandang gabi sa'yo. Ang mga maririnig mong karanasan ay nagmula sa mga estudyante, faculty, at mga trabahador ng mga pamantasan o kolehiyong ito. Kung narinig mo na ang mga kwentong ito dati, mainam para sa'yo. Pero kung hindi pa, handa ka na bang matakot? Ang mga kababalaghan sa GERARD, DISISISTEKER Building ng St. Louis University, Navy Base, Baguio City. Hapon yun, taimtim kaming nakikinig sa diskusyon ng professor namin habang seryosong seryoso naman siya sa pagtuturo. Tutok na tutok talaga kami dahil ayaw naman namin bumagsak sa subject niya. First year college pa lang kami nito, kaya nandun pa din yung kaba na bumagsak kami sa mga subjects namin sa university. Yung classroom namin na yon ay nasa ikalimang palapag ng gusaling ito. Malapit yon sa hagdan na kung saan makikita mo doon yung elevator. Nakakapagtaka nga lang na yung classroom na yon ay may malaking pintuan. Parang pintuan na pang-ospital. Ayon sa professor namin, dapat daw kasi yun ang gagawing faculty room. Pero dahil nga nagkulang ng classrooms para sa mga estudyante, e ginawa na lang siyang normal na silid. Isa pa, sapat naman yung faculty room para sa mga professors. Habang nagtuturo yung professor namin, bigla na lang naming narinig na nagbubukas-ara yung elevator sa tabi ng classroom namin. Malakas yung tunog. Dahil siguro sa napakalapit nito kung nasaan kami. Dahil sa naririnig namin tsaka sa inip, naisipan ng kaibigan ko na bilangin kung ilang beses magbubukas yung elevator door. Wala namang kakaibang nangyari nun. Pero umuulan din kasi nung araw na yon, kaya mahamog sa labas. At dahil nga nasa ikalimang palapag kami, minsan pag binubuksan namin ang mga bintana ay pumapasok na rin sa classroom yung hamog. Habang lumalayo kami ng kaibigan ko sa diskusyon ng professor namin, pinilit ko na siyang makinig na ulit sa klase. Nang biglang lumakas yung hangin at biglang bumukas ang dalawang pintuan ng classroom. Yung pintuan na yon ay nasa tabi mismo ng board, kaya kitang-kita naming lahat yon. Maging yung professor namin, natigilan sa pagtuturo. Titig na titig din kami noon kasi pagkatapos bumukas, sumarado na lang ulit ito ng kusa. Hindi naman automatic yung pintuan na yon. Isa pa, hindi yon nabubuksan ng basta-basta dahil may lock sa baba yung isang bahagi ng pinto, kaya imposibleng bumukas na lang yon ng mag-isa. May kabigatan din yung mga pintuan na yon para mabuksan ng ganun kalakas ng hangin lang. Sabi ng kaibigan ko, nakakita daw siya ng figura ng isang tao nung bumukas yung pinto. Pero wala na lang umimik. Pagkasara, tinuloy na lang ng professor namin yung diskusyon na parang walang nangyari. Bumalik na lang din kami sa pakikinig. Yung kaibigan ko naman, hindi talaga siya mapakali at paulit-ulit niyang ginagalaw yung mga paa niya. Hindi na namin napagkwentuhan yung pangyayaring ito dahil sabi ng professor namin, hangin lang yung nagbukas ng pinto. Pagkalipas ng 4 na taon, napagkwentuhan naming magkakaibigan ang paranormal na nangyari sa building na yon. Isa ito sa mga napagkwentuhan namin. Sa mga oras na yon, ikinwento ng aking kaibigan na yung pagbukas ng pinto na yon sa 5th floor ay hindi lang dahil sa hangin. Dahil noong mga panahon na yon,
Ang nakita pala niya ay isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit na naglalakad palabas ng classroom. Pagkatapos nito, ay kusa na ring sumunod ang pagsara ng pintuan ng classroom sa 5th floor. Ang kwento namang ito ay ibinahagi ng isa sa aming mga professors nang minsan kaming magkaroon ng vacant time dahil natapos namin ng maaga ang mga lessons. Dahil doon, nabigyan kami ng pagkakataon na tapusin yung iba pa naming mga projects. Nang matapos ang lahat, nainip na lang din kami. At kaming mga nasa harapan, tinanong namin yung professor namin kung nakakaranas ba siya ng mga kababalaghan sa GD building. Tumangulang ito at nagkwento. Kung tama ang pagkakaalala ko, ganito ang mga nangyari. Pasensya na, hindi ko na maalala kung gabi ito o umaga nangyari. Dumating daw si Sir sa GD building, sumakay ng elevator dahil nasa 4th or 5th floor pa yung faculty room nila noon. Wala daw halos tao sa hallway dahil nagkaklase na ang mga estudyante. Paglabas daw niya ng elevator, nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan tapos binati pa siya nito. Tumugon naman daw si Sir sa kasama niya. Nang makarating na sa faculty room, normal naman daw ang lahat. Masaya rin siyang nagdi-discuss sa mga klase niya nang biglang may batang babae na paulit-ulit daw na sumisilip sa pintuan sa likod ng classroom. Nung una, hindi niya yon pinapansin ngunit naisip niya na baka nawawalang bata yon. Kaya tinanong niya kung may kailangan ba ito. Nagulat na lang siya nang bigla na lang umalis yung bata. Pinabayaan na lang din niya kasi baka anak yon ng isa sa mga faculty members. Pagbalik niya sa faculty room, nandun ulit yung kasamahan niyang nakasalubong niya sa elevator. Nagtayuan daw ang mga balahibo ng professor ko sa mga sumunod na tinanong sa kanya ng kasamahan niya. Sir, sino pala yung sumusunod sa iyong bata kaninang lumabas ka ng elevator? Sabi ng kasama niya. Bata? Sabi ni Sir. Oo sir, yung naka-pink na pigtails? Wala naman akong kasamang bata kanina. Parang nagkatitigan silang dalawa sa gulat sa kanilang napagtanto. Lalo namang kinilabutan si Sir nung naalala niya yung batang sumisilip-silip sa pintuan ng klase niya. Parehas na parehas sa description ng kasama niya. Batang babae na naka-pink na pigtails. Dahil sa kwento na yun, naalala rin ng professor namin yung kwento ng isa pa niyang kasamahan na nakaranas din ng halos parehas na pagpaparamdam. Isa sa mga requirements na ayaw ng mga estudyante ay ang pagsasayaw sa physical education class. Sa kasamaang palad, lahat ng estudyante ay required na sumayaw at merong classroom na ginawa sa building na to para sa ganoong pagkakataon. Ito ang dance room na makikita sa basement ng GD building. Ayon sa kwento ng professor namin, may PE teacher daw na nagpunta sa dance room para mag-practice ng sayaw na ituturo niya dapat sa susunod niyang klase. Bago pa man ito makapasok sa loob, nanindig ang mga balahibo niya sa kilabot nang meron siyang makitang isang batang babae na sumasayaw sa loob ng silid na yon. Masayang masaya pa daw itong sumasayaw ng mag-isa. Dahil yung dance room na yon ay puno ng salamin, makikita mo mula sa pintuan yung refleksyon ng kung sino o anuman ang nasa loob. Ngunit mas kinilabutan ang gurong ito nang mapansing walang refleksyon ng batang ito sa salamin. Doon na niya napagtanto na iba na ang kanyang nakikita. Nagtatakbo na lang ito paalis
at bumalik na lang nung may mga estudyante nang nag-aantay sa labas ng dance room. Ang mga pagpaparamdam sa Adenauer Building, Main Campus, St. Louis University. Palipat-lipat kami noon ng classroom sa main campus pero nailipat lang kami ng main building ng SLU after 2 years na namalagi kami sa GD Building sa Navy Base Campus. Siguro nga ay marami talagang kababalaghan sa university na to pero naging plus points ito para sa akin. Marahil na din ay dahil curious ako sa mga ganitong pangyayari. Anatomy class namin yun. Pangalawang beses na nadi-displace kami ng room dahil na rin siguro hindi kami natsay, nursing, engineering or med students na kadalasang nag-o-occupy ng building. Nung umaga na yon mga 9:30 to 10:30, unang klase ko sa umaga, laboratory class. Masaya naman kaming nakikinig sa discussion ng professor namin gamit yung PowerPoint presentation niya. Siyempre, para hindi mahuli sa tinuturo sa amin, pinipicturan na lang ng mga kasama ko yung nasa PowerPoint. Samantalang ako, nakikinig at nagsusulat ng mga sinasabi niya dahil alam ko na pinipicturan naman ng mga kaklasiko yung mismong presentation. Kokopyahin ko na lang yung PowerPoint na pinipicturan nila after ng discussion namin. Mahaba yung klase na yon, mga 2 oras, kaya nag-break muna kami ng 15 minutes. Mga 45 minutes siguro bago matapos yung klase dahil namamaos na din si ma'am. Hiniram ko na yung cellphone ng kaibigan ko para mangopya ng notes nang mapansin ko yung isang picture kung saan nakasama si ma'am na parabang may kamay na humawak sa kanya habang nagtuturo ng isang larawan dun sa PowerPoint. Nung una, nagtawanan kami dahil baka gumalaw lang si ma'am at nahagip lang ng camera. Ang creepy, sabi ng mga kaklase namin. Pero bahagyang namutla at natakot yung professor namin nang makitang yung larawan na pinagpepiestahan naming magkakaklase. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin at bigla kaming kinilabutan lahat. Napansin ng isa sa amin na yung kamay sa litrato ay nasa kabilang direksyon na tila ba hawak talaga sa kamay si ma'am na nakaturo sa board. Dahil dito ay nag-dismiss na ng maaga si ma'am at nakapagtanghalian kaming mga estudyante ng maaga. Hanggang sa pagkain ay pinag-uusapan namin ang mga larawan na nakuhanan ng kaibigan ko. Dumaan ang ilang araw at nagkaroon ulit kami ng klase sa classroom na yon ng first floor Adenauer Building. Sa pagkakataong ito, ibang class naman ang pinasukan namin kaya iba din ang professor. Naging professor na namin siya sa iba pang subjects kaya ganun na lang kalapit ang loob namin sa kanya na naikwento namin lahat ng pangyayari di namin minsan maikwento kahit sa mga magulang namin. Pagkatapos ng klase na yon, ay naikwento namin sa kanya ang nangyari tungkol sa larawang nakuha namin sa classroom na yon. Doon namin nalaman na parati daw palang may nagpaparamdam sa first floor na yon. At ayon pa sa kanya, minsan nga na nagkaklase sila ay may napapansin siyang isang babaeng palakad-lakad sa peripheral vision niya na nakasuot ng puti sa labas ng bintana. Di na lang daw niya ito tinitignan para maiwasan ang katatakutan. Meron ding mga pangyayari na may batang naglalaro sa hallway ng floor na ito at napapagkamalang anak ng isang faculty member. Pero kapag tinatanong ang mga faculty, ay di nila kilala ang nasabing bata. Nabanggit rin ng professor namin na maugong ang mga sabi-sabi na nasa first floor daw ng building na ito ang isang portal na nagkokonekta sa kabilang buhay. Kaya ganoon na lang ang pagpaparamdam dito. Maraming maraming salamat sa pagbabasa ng mga karanasang ito. Hanggang dito na lang muna.
magandang gabi. Maraming maraming salamat sa pakikinig ng mga kwento natin ngayong gabi. Salamat po sa nagpadala nito. I know pag narinig mo to, alam mong ito yung mga karanasan na ipinadala mo. Salamat ulit. Kung may mga karanasan ka patungkol sa mga universities or colleges ninyo, maaari nyo itong ipadala sa mga links na nasa description box natin. Habang nandyan ka na, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Isa pa ay i-share ang ating mga videos na talagang makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.